nila talaga yung early game dito because ito, Brain Esports, onto the late game, scaling-wise, sila yung mas malakas. Naniniwala ako sa'yo, Rob. Ultra late game, Bren. They even secured the early to the mid. Kasi kahit papano, mahuhold nila yung mid game eh. Kapag hindi sila namamatay, it's gonna be hard. Bren Esports versus Onyx PH with the semifinals of MPL Season 6. Looking at the battle spells and the items, 4 Flicker setup. Para sa Bren Esports, Rob Luna, anong ini-indicate nito pag ganito? Whenever na meron kayo, puro kayo ano dito, it's more on ini-utilize nyo yung galaw nyo sa mapa. This is very reactive, to be honest. Some other would like to have like a flame shot dito, pero it doesn't work for Umay Venus. Pero I like how Dilar is playing the Barats right now. Hindi ito yung usual na nakasteady lang doon sa kanyang side lane. Talagang pumupunta sa gilid eh, no? Kukunin yung Little Wanderer, pero actually, it was Bren Esports na nakakuha nun. And FlapTizzy and Lar. Interesting matchup din, no? Kung isipin mo itong FlapTizzy and Lar. Halos parehas din silang magaling mang psycho eh, sa side lane, eh, no? Parang parehas din silang pumaplank. And parehas din sila na biglang nagto-turn around ng laban. Exactly. Exactly. And speaking of turn around, ito yung mga kailangan gawin dito ng Onyx. Is guluhin dito si Carl TC, not give him the time and the space para makakuha ng kanyang buff. It might be na ma-ejector dito. Jay will target Carl TC. Okay. But Rebo and company will help him out. So Jay will actually die. Meanwhile, Carl TC, buhay pa yung kanyang orange buff na mukhang isi-save para sa kanya. At habang sinaiyakno ay lumalaban pa, lasty, isang hit na lang. Nakakatakot ngayon, Rob Luna, ang Onyx PH. Speaking of nakakatakot. Dahil meron tayo sa October 27 hanggang November 13 na makailangan nyo mag-login sa inyong game and participate in the Trickster's Village event and get Halloween candies for Treasure Spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day for completing the task. Makakakuha kayo ng Teresla Special Skin na Hammer Giant and guaranteed on a 10 spin and you don't want to miss it out. At yun na nga, speaking of miss out, baka may ejector na naman dito. Sana naman si Lasty na naman ang main target dito ng Onyx. At yun ang magaling sa Onyx eh, yung capability talaga nila mag-focus fire on one. Oo. Which is, I think, nag-work kasi nga, wow. With actually, Onyx pa lang nag-4 flickers. Sorry, akala ko that was Bren. But yeah, then again, Onyx with 3 kills right now, but it seems like Bren, papalag pa rin. Hindi pa tapos to, Rob. There you go. Set up for Pew. Nice diversion. Here comes the rotation. Pew will go down. Jay with the unstoppable force. Yes. And ngayon, mukhang si Carl TC babawi, pero hindi na ata. Oo. Speaking of bawi, I really like how Jay is utilized. I mean, kumbaga, kahit saan siya, nasa top, nasa bottom, nasa buff dito ni Carl TC, all throughout, sobrang nuisance niya para sa buong Bren Esports. At yun yung nagiging problema. Kaya isa rin yung sa reason ko bakit na out of position doon si Pew is yung kakahabol. Hindi nila ini-expect. Laging may ejector dito from Jay and itong first turtle might actually get secured dito ni Wise. Mukhang eto na nga dahil yung turtle ay napunta na sa Yishun Chi ni Wise habang si Jay nang gugulo lang sa baba. FlapTizzy, pipersahin niya yung laban dito kay na Wise. Wise pulado, may mga Dragon Souls pero meron siyang shield ng turtle. Habang nandito si Carl TZ, mag-out. Dlar will use the Nitona's Welcome para kay FlapTizzy na iwan ang dragon dito. May makukuha kaya sila. Actually, nakuha niya yung kill pero si Oh My Venus ay makakabawi. Pumapalakpak ngayon si Rob. Anong nangyari? The reason why ako napapalakpak, that execute was meant to be with Wise at hindi yun napindot ni FlapTizzy on time. Ooh. Yun na nga lang, nagamit niya naman din sa tama dahil napatay niya si Dilar. So parang nawalan lang din ng sisay. So parang nag-reset lang after that kill. Yes. Oh, totoo yan. Pero I guess Onyx PH, they are the one to set the tempo. Pero yun nga, they are also the one na may, kumbaga nasa ticking time bomb dito mga kaibigan. They need to utilize this early map presence nila, early lead at least so 1,000 lead into an objective. Kasi sabihin na natin makakuha ka ng kills kung wala ka naman nababasag na torre, Bren Esports will still come out strong going into the late game. At mukhang ganun nga yung ginagawa actually ng Bren. Look at Rebo, the doctor. As
on this Esmeralda Robluna, bawas na yung bottom lane. Ibig sabihin, iyak no, mapipressure na siya kung ibibigay niya ba to o sasama siya sa laban. Oo. Oo. Totoo yan, totoo yan. Pero the only reason why Onyx is ahead a little right now kasi nasi-secure nila yung first turtle. Pero ito, medyo may freedom na dito si Carl TC and actually confident na rin siya. Kahit bakuna dito si Dilar, he might actually get this one through. Totoo, ilalaban nila to. Ultimate para kay Carl TC, nakakuha na siya dito ng unang sword and few pops, popping the dispersion. Makakuha ng dalawang, isang tore pala. Itong dalawang teams. Pero may napatay din pala ang Onyx sa baba. Oo. Ang maganda doon is hindi sila nagiging reactive sa bawat isa. Yes, pwedeng makahula. Ay, rather, pwedeng makapick off. Pero may bawi doon sa kabila. So meaning to say, walang nag-ahabol. Kumbaga, kung anong gagawin ng kabila, gawin din natin sa kanila. Kung makakashoot ka ng tres, makakapag windmill dunk naman ako. Oo. Ganon ang nangyayari. An eye for an eye. An eye for an eye, I mean. Para dito sa nangyayaring laban natin. Habang merong laban para dito sa turtle. Nakuha na naman ni Wise. Raging Sandstorm para kay Lusty dito. Habang ang ganda ng setup ni Carl TC. Kinagat. Rum, 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 rum. Sabi dito ni Dlar, si Pew ang kanyang tinikman. At Pew will fall down. Dalawa ngayon ang wala sa side ng Red Esports. Tumatakbo na si kaibigang Ribo. First kill para sa kanya. Second skill, may dagdag damage pa. Pero mukhang wala nang mangyayari. Onyx PH joke lang. Meron pa. Hindi pa pala tapos. Dahil, actually, kinuha lang ni Carl TZ yung purple setup ngayon para sa Onyx PH. Actually, muntikan pa nga yun na makaabot dun si Jay. Kung nanakaw niya yon, it's gonna be hard for Brent to be able to go dito papasok ng ng mid-game natin. Pero I think, hindi tama, Iyakno might fall. Iyakno? Pulado si Iyakno, napakagandang kasamlip. Pero again, Pinch Boys, killing spree para kay Carl TZ. Oo, pero gusto ko lang balikan yung pag-traceless in doon. Yes, nakuha nila yung turtle, the second turtle, pero it's not worth it eh. Napunta sa awkward position. Nandito pa ngayon ng Gillette Instant Replay. Ayan, ninakaw dito ni Wise. Yes, nakuha niya to, pero siya yung namatay. Pero tingin ko hindi yun worth it. Tingin ko mas mauubos nila yung brain kung nandito yung YSS. Ay, kumbaga hindi mo rin naabot yung quota mo sa in-invest mo. Oo. Walang kaya, ROI. Walang ROI. At dahil doon, nakakuha pa yung Bren ng unting space para sa kanilang team. Dahil 50-50 pa rin eh. Siguro kung nabuhay si Wise that time, may damage output ang Onyx PH. Oo. Which is, shot rin talaga yung damage. The only reason na medyo nakalamang sila doon is the sustain. Kumbaga yung Bren kasi ngayon, hindi pa enough yung damage nila to peel off yung mga sustain ng, or rather yung heal na binibigay ni Oh My Venus, yung kunat dito ng Barats. Pero once Bren Esports get their item wherein papuntang late game, they might outskill Onyx PH dito. At dito sinasabi mo, ito yung sinasabi mo kanina, Rob, na mabibitin at mabibitin ang Onyx dahil yung Bren tataba ng tataba, lalakas ng lalakas, magkakadamage ng magkakadamage. At mukhang ngayon, confident ang Bren na mag-take ng fight. Here we go, turtle fight na naman nandito. Naku po, si Jay ang unang target. Nahuli siya dito rotation, but Wise, third time sa charm para sa kanyang retribution. Habang si Wise, naku po, traceless out. Si Pew nandun sa batang gilid. Dispersion, si Dlar, natrap sila dito. Iyakno, lumalaban na lang. Oh, Iyakno. Kala mo, Dlar, ikaw lang marunong kumagat. Marunong din ako. Habang si Pew, tumatakbo na lang. Natamaan pa ng mga smart missiles. Ribo will also back off. Pero sabi ni Wise, hindi pa tapos. Mountain Shakirino, si Jumong. Hold on, baby, hold on. Sa pool, sa mukha. Onyx Magic. Almost, yes, napatay doon si Flap TC ni Wise. Muntikan niya pa na manakaw yung purple ni Carl TC. Possibly, baka napatay niya pa. Pero si Dilar dito, ang susunod, makunat yung Barats, yung dinosaur, pero namatay. Ito, tuloy-tuloy pa rin nila. Pero miscalculation from Dlar. That could have been, I think, a victory. Pero may onting bawi ang Bren because of that pick-off. Totoo yan. Ang usual na ginagawa ng Onyx dito, whenever they win engagement, they just go for the buff dito agad nung Ling. Number one, ang pinakamagandang nangyari for Onyx is nakaligtas doon si Wise. Nakuha nila yung turtle, hindi namatay yung YSS. The perfect scenario para sa kanila. Yes. Kaso still, Rob, parang 50-50 pa rin eh. I cannot really say it. Onyx, I think siguro kailangan pa ng isang clash dahil yung Bren, they know when to really disengage. Uh-huh. Alam nila kung lugi sila. And ang mahirap dito, pag binigyan mo yung Bren ng isang loophole, they can definitely get the game. Pero,
Ang ganda ng ginagawa ng Onyx dito. I think Bren Esports need to target dito si Oh My Venus. Kaso nga lang, nahihirapan silang pasukin. The way mag-position dito ni Queen, hindi nila basta-basta. Even Flap TC trying to get in or on the backlines ng Onyx, hirap siya. Hirap talaga, hindi mapwestuhan, no? Alam natin, ang Rafaela, madali lang dapat i-kill, eh. Pero sa ganitong ginagawa ni Oh My Venus, pati si Ribo, eh, nahihirapan. Kasi kung iisipin mo, si Ribo, hindi yan madalas namamatay. Hindi ni Iwan Death, hindi nagkakaroon. Pero dito sa laban natin, nakikita lang natin na nag-prepare talaga ang Onyx PH. Yes, speaking of prepare, dito sa top, medyo ano, ha, ito na naman yung usual na nangyayari. Okay, laban dito. Carl TZ, mag-ultimate. Habang si Jay tumatakbo, nandoon yung Dragon Tail ni Flap TZ. The TZ Nation is real. Execute para kay Wise. Wala nang damage ngayon. Ang Onyx PH kailangan nalang mag-back dahil gusto ng Bren Esports ang laban na to. Carl TZ with the pokes. Tinusok na naman. At isa pa, hello Queen, sabi ni Carl TZ dito. Habang si Pew ay kinagat ni Iyak, no? It is going to be a 3-1 exchange in favor of Bren Esports. Yes, bawi doon. Dikit ngayon dito ang net worth ng dalawang team na to. Pero the best way na nangyari doon is Flap TC initiating for Bren Esports, diving into the back lanes. Hinuli niya agad. Nakita niya nag-traceless out doon si Wise. Yun yung tinarget niya. After the Dragon Tail, combo, execute. Kumbaga para sa kanya talaga yon. Tapos somehow, Iyaknu and the Baras medyo nahiwalay. Kumbaga na-dismantle yung buong team ng Onyx. Nagkawatak-watak. Kumbaga nireserve talaga din ito ni Flap TC yung kanyang execute para kay Wise. And unti-unti nang nagko-collapse ang Onyx PH. Bren Esports is now in control. Pero tignan natin dahil mauli ata sila si Sinundan. Nag-surfing! Oo, eh. Nag-sand surfing yung dalawa. Ang laki din ng ano, eh, ng ginagawa dito ni Lusty. Kumbaga, hinahayaan niya na mag-react sa kanya yung Onyx din. Pagka humabol, pagka nag-chase yung Onyx, Detonas, welcome! Tinikman, ladies and gentlemen! Napakahaba ng dila dito ni Dlar. Pero sabi ni Flam TZ, ako din mahaba. Mahabang dragon. Carl TZ, umaamba. Pero napakagandang pick-off mula dito sa Onyx PH. Eto na naman, Mountain Shocker. May laban ba na magaganap? Mukhang wala na. Parehas ng kakalma itong dalawang teams na to. Na ngayon, dito mo na makikita umaabot na tayo o palapit na tayo ng papalapit sa ceiling ngayon dito ng Onyx PH. Yung early na kalakasan nila medyo unti-unti nang nawawala. Why? Kasi dalawa na yung hindi na lang si Flap TC yung nakakapasok, even si Carl. Nakita natin doon, kahit si Oh My Venus lang, willing siyang gamitin yung Tempest of Blade, mawala lang agad yung Rafaela sa laban. Ganun talaga, no? Just target the right targets. And kapag nakakapasok si na Carl TC, bad news yon para sa Onyx. At kailangan gamitin yun ng Bren. Bren Esports, I think kanina pa nila tinatarget itong mid-tower. Bakit nga ba buhay pa rin itong mid-tower na to, Rob? Oo. Ito yung ano, eh. At least this is something, a good news para sa Onyx na hindi pa rin nawawala yung gitna nila. Kasi once this one, eh, mabasag ng Bren Esports, mas magiging madali na, specifically for Carl, yung mga talon niya, yung mga flinch points niya dito. Napakadali talaga habang kinakagat na naman dito si Dlar, sinisipa. Purple buff is the target. Rotation vacuum, godlike! Para kay Carl TZ, hindi natin napapansin na 7-1-6 na pala ang score ng Child Prodigy na si Carl TZ. Totoo, totoo yan. And this might be a great opportunity para sa Bren Esports na kunin ngayon ang first lord nitong laro. Ngayon, ang nakikita na natin dito yung sakit for the draft dito ng Onyx PH. Or rather, hindi naman sakit, is yung nagpapahirap. The only crowd control that they had is the Detonas welcome, yes. Pero yung ejector lang. After that, libre nang gumalaw dito ang mga miyembro ng Bren Esports. And sa sobrang libreng paggalaw dito ng Bren, si Lusty ay iniiwasan na lang dito yung ejector. Yes. Tapos nag-raging sandstorm out na lang siya. And then, ang daming nauubos na skill para sa Onyx PH. Exactly. Kumbaga kasi, yung lineup dito ng Onyx, it's more on the movement speed, of course, dito ng isang Rafaela. But, if you ever nakaya nang i-out-sustain dito yung heal, or rather yung movement speed, paano mo ngayon huhulihin yung mga heroes ng Bren Esports? Hindi mo naman pwedeng pagkasahin lahat yan sa tiyan ng isang Barats. Oo, eh. Isa lang ang kasya sa tiyan ng Barats. Oo.
So, ito na yon. Ito na yung ngayon nagpapahirap ngayon sa kanila. They don't have the proper crowd control to be able to give or rather space. Kasi nahihirapan din si Wise eh. After the traceless, wala na siyang defensive mechanic. Yes, so pwede na nating sabihin, ito na yon. Final na, lamang na ang Bren Esports. Alam ng Bren kung kailan sila papasok kapag yung alam nilang hindi sila mamamatay. Yep. Gets nila yun eh. Carl Tizzy with the positioning as well. Lusty, confident enough with the Raging Sandstorms. Quick Sand Guard. Pinambibate niya nga lang yung Detona's Welcome. Bren Esports, slowly but surely, setting up for this Lord Take. Mm-hmm. Ano na lang ngayon, Robluna, nagkakatansyahan ng equalization ng minions. Totoo yan, totoo yan. Hindi rin makuha dito ng Bren kung sino ba or rather ng Onyx ang kanilang dapat hulihin dahil si Carl TC sobrang libreng gumalaw. Kumbaga, how would you actually hold Carl TC as of the moment? No? Detona's Welcome, ang dami niyang mechanic para makaalis. Just a flinch, di ba? Flinch voice, yeah, pwede na siya kagad mawala. Unstoppable force into ejector. After nun, anong kasunod? Yeah, tignan natin. Dahil yung unstoppable force, pwede rin kasing mas matimingan yung unstoppable force na madodge niya eh. Diba? Parang pag magtumalon siya sa wall, hindi siya susundan ng todo eh. Exactly. Exactly. At mukhang meron dito ang tipping na gawa si Few sa likod. Tignan natin dahil si Wise ang kanila main target. The Dragon. Kinagat dito si Wise. Wise, meron ba siyang traceless? Nastand siya dito. Nag-traceless siya Crimson Dragon. Wow. Meron nandun ang idol ng mga kids. Few with the dispersion at napitas si Wise. Hindi naman siya tatawaging Few kung hindi siya tumitira ng mga bala. Few, 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 Few. Pero Iyaknu, the Kingslayer, nasa gilid, nasa likod. Sumubok dito mag-outplay. Pero apat ang natitirang members ng Bren Esports. At mukhang sa Bren pa din yung laban na naganap. Totoo yan. Totoo yan. And even Carl TC is not just joining him right now dito sa may bandang Lord. Going back doon sa naging nangyari doon, napakagaling, napakatalino ng ginawa doon ni Fium. Ang tinipin niya lang doon was Flap TZ dahil alam niya pag nakas na yung Black Dragon, madidisrupt na, magkakagulo ang Oni and that's the time they attack. Napakainit na laban na to, Rob. Nako! Hindi ka pa nga tapos mag-explain, gera na ng gera. Itong dalawang players natin, dalawang teams natin na to. And yes, tama ka. Wise lang talaga yung target dito ni Napew. Pero sino makakuha ng Lord? Walang iba kundi si Carl TZ. At mayroon pang pag-taunt ng Go Onyx. Here we go, Jay. Mukhang mag-aharakiri na lang. Bren Esports is now leading. Actually, by 4K. Jay should have killed himself dito kasi wala na rin naman ang santa kasi the time on this day, timer is already running. Kumbaga, dapat nag-tore yeah, na lang siya. Exactly. Kasi the moment na nagpapatagal ka doon, but mamaya na siguro yon Kuya Manjin, Gillette Instant Replay tayo dito. Ito yung ginawa ni Few na tinipi niya doon, dinispersion niya sa diversion rather, doon sa likod ng Onyx PH was very intelligent play coming from Few and Flap TZ as well. This is an intense fight. I can therefore say, Rob Luna, na yung pinoint out mo dito na characteristics for look at that. Jay is not yet alive. That is because nakikipagtipihan siya, nakikipagstikeran siya kanina. Siguro kung nagpakamatay siya doon, kanina pa buhay. Yes. No, pero I think ginawa niya rin kasi alam niya na nawala na siyang choice. Nawala na rin sa mindset. Yes, siguro. Possibly. Pero tignan natin kagat mula kay Dar dito. Tignan natin, ito na ba yung huling ura ng side ng Bren Esports. Few trying his best to survive this one as Jay is also falling down. Vlar as well running for his life. Dragon Souls coming in. Every single bit of damage output ay nasa side pa rin ng Bren Esports at wala nang pakialam sa nararamdaman ninyo si Carl TZ. Exactly. What I think about is the mindset of Onyx right now is this is already a game to lose. They're not fighting to win eh. Oo. They're just defending and probably baka makakuha sila ng pick-off. Pero
they are very down on this specific game. Kumbaga, lumampas na yung winning condition nila, and the only thing na pwede pa nilang ipanalo if magkamali dito ang Bren Esports and most specifically si Carl TZ. Tignan natin dito kung totoo nga bang Onyx Magic. Carl TZ dito with Temples of Blades. Ang unang mawawala ngayon ay si Iacno. Vlar sumusubok kumagat pero wala siyang mapapala dahil halos lahat ng damage pa rin ay nasa side ng Bren at mukhang kukunin nila dito lahat ng mga towers. Wise, Bloods, Bren, disciplined enough to go back. Lusty, hindi na rin nila mapatumbaro, Bluna. Yes. I think it's over. I guess it is. Dahil dito, Delar dito, yes, makunat dito ang Barats, pero look at that. Pasok pa naman sila, mukhang makakapatay pa yata. Onyx, tingnan natin. Pero walang follow-up. And this is what you get if you have a Rapaela in your lineup. Yes. Pag hindi nyo natapos yung game ng maaga. Bitter na talaga dito yung damage or rather the offense na pwedeng ibaton ng Onyx. I think right, ibaton nila lahat yung skill nila dito against Bren Esports. Yes, probably si Few mawala. Siya yung pinaka-squishy for Bren. But the rest of Bren Esports could just definitely dish out damage. Saka pwede mo nang isingle out eh. Yung mga pwede mong patayin dito sa Onyx. Eh. Number one, si Wise. Number two, si Oh My Venus. After that, everything is kaya just sustained. No? Kaya na, yes. No? Parang sabi ni Carl TZ, sige, handa mo na. Piliin ko na lang. Ganun na ang nangyayari. And yes, I agree with you, Rob. Ginawa ng Bren yung best nila para mapatagal yung laban hanggang todo. Hanggang umabot sa point na ganito. Wala nang mapatay ang Onyx. Look at Carl. Nako, napaka-confident ng ganun, bata mo. Totoo yun. Look at how confident he is. That was five members na tatalunan mo sa likod with a Tempest of Blade. Pero si Jay dito yung nawala. Hindi ganoon kadali yun. Madaling makita, madaling sabihin, pero ang hirap gawin. Makakapatay pa rin ang Onyx dito. Let's see. Totoo ba, Mahika? Do you believe in magic in Onyx Heart? Nandito ngayon si Iacno. Sumubok. Palag daw. Laban daw. Pero pulado siya. Carl TZ. Inatake na naman si Wise. Kinagat dito si Carl TZ. Pero na-dodge. Paano mo ako kakagatin kung nasa area ko? Pero pulado pa rin siya dito. Mountain Shock Reno. Op! Carl TZ is alive. Dito lumalabas ngayon, Manjin. This is something Carl TZ specialty, lalo na pag lumalamang sila. Medyo nagiging ano na siya, overconfident. Yes, they are on the winning side. Pero if you're gonna be jumping into five members of Onyx PH, kung na-pick up siya doon, this might be a free lord for Onyx. And they don't want to give it to Onyx right now. May chance pa rin to. Always remember na magaling ang Onyx pagdating sa team fights. Pero si Darm maging target dito. Dito na welcome. Kinagat. Pero sabi ni Doc Ribo, tama na! Diabetic ka na! Sabi ni Doc Ribo, ito na ang reseta! The doctor is in! At galit na siya! Doc Ribo! Naku po! Ay! Slam dunk! Ah! Huli ata dito si Dlar! Pero actually, mabubuhay siya habang sinaiyakno. Depensa pa din. Pero Rob, 38 seconds down for the count. Si Wise at si Dlar. Yes, this is definitely gonna be a lord for the side of Bren Esports. I don't think na meron dito sa tatlong members ng Onyx na magsusubok na mag-steal dito. Pero still, Bren Esports, this is a game to lose para sa kanila pero hindi nila pwedeng basta-bastahin dito ang Onyx PH. They do have still here their winning condition if they could be able to pull off a miracle play na mawala nila dito si Carl TZ. The only ones gonna do damage for Bren is Flap TZ and Ribo. Aside from that, pwedeng i-hold eh. Those damage kasi medyo ano na siya eh, sustain eh. Oh. Like yung continuous na Stardust Dance dito ni Ribo, Carl TZ, the Flap TZ sa, yung sa Dragon Tail and tuloy-tuloy na mga skills niya. Pero if Onyx PH could be able to micro that one, meron silang Rafaela pa rin naman dito to out-sustain, malay mo. Diba? Baka sila pa yung makabawi. Nasa micro na, nasa galawa na. Pero here comes the diversion. Few mula sa likod. Idol na mga kids. Let's see. Nandito na rin. The doctor is in. Nasa loob na sila ngayon. Ng base, ng side, ng Onyx, PH, Rebo as well. Glar, napakakunat. Tatlo lang ang kanyang... nako, tatlo ang bars ng kanyang HP points dito. Puro go Onyx ang sinasabi ng Bren. I think they are not fully committing dito. Kasi si Carl TZ dito, we're just farming on the top lane. Yes, pero eto na pala ang totoong laban, Robluna. Pulado na dito si Dlar. Here comes the Black Dragon once again. Flicker out para kay Jay. Habang nandito si Iacno. Nako, custom leap. Pero Winter Truncheon para kay Few. Walang namatay dito sa laban na ito. Joke lang pala dahil godlike na din. Si Doc Reboo.
Go Onyx. I think, Rob, pwede na natin ilista. Pero may Mountain Shower. Wait a minute, kaping mainit. Hindi pa pala tapos ang gera. Onyx PH, sumusubok pa rin. Pero I think, wala na. Kahit ano pa at, yes. Kahit ano pang sabihin natin, ang hirap. Nasaan ang damage ngayon ng Onyx? Wala. Bren Esports, nagkakabatuan. Maasim ba ang Bren dito? Nakapatay ang Onyx. Naku po, nagilidata ang Bren. Pero joke lang yon. Joke, 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 joke. You and Blasty will fall, pero nagso-survive pa din ang Onyx PH. Yes, definitely surviving, pero this is still a Bren Esports game. Tapos, look at Carl Easy going in, very confident. Ilista mo na sa banga. Mukhang yun na nga, Bren, ang paglista ng Bren Esports dito sa unang laban nila against